Bago magbakbakan sa playoffs ay bakbakan muna para sa MVP award ngayong taon. Nasa limang players kasi ngayon na naglalaban para sa botohan. Si Embiid, Giannis, Nikola Jokic, Jason Tatum at si Sabonis. Ito yung top 5. Pero meron kasing ibang players na pwedeng iboto din. Meron din kasing first hanggang fifth place vote. Yung first place vote, yun ang mataas ang puntos. Si Nikola Jokic, mula start ng season hanggang mid-season, siya ang paborito na manalo dahil nga top 1 sa West at naging isa sa most versatile player ngayon. Kaso pumasok sa usapan si Giannis, ang isa sa most dominant player at naging top 1 pa sa East ang Bucks, na mostly wala nun si Middleton dahil merong injury, na sinasabing si Middleton ang difference maker sa Bucks. Pangatlo, yung umaayaw-ayaw pa pero gustong-gusto naman talaga, si Joel Embiid. Mid-season hanggang katapusan ng regular season, naging dominant din si Embiid at siya ang naging paborito talaga ng ibang media para manalo. Pero sa ngayon, sino nga ba ang lamang para sa MVP award? So disclaimer, ito ay base sa isang tracker na kada taon naman ginagawa ko to, or ito yung pinagbabasihan ko. Hindi naman nagkakamali. Disclaimer ulit, hindi pa tapos ang collection ng boto at an official tally pa lang to. 32 out of 50 pa lang yung nakukuhang boto or bumoto. Ang number 1 sa first place vote ay si Joel Embiid, 22 out of 32. So hindi pa kasi buo talaga yung botohan dyan dahil nga meron pang nalilikdangan gaya ng second hanggang fifth vote. Tiglima naman si Giannis at itong si Jokic sa first place vote. Technically malaki na yung lamang ngayon ni Joel Embiid pero meron pang natitirang 18 first place vote. Para manalo naman si Jokic at Giannis, kailangan nilang makuha ang 18 first place vote na yon. Tapos yung ibang susunod na na-count na second place. So dito nyo makikita ang tracker na yan. I-research nyo na lamang sa Google. Every year merong kasing ganyan dahil nga isang Twitter group ang naglalagay kung sino yung bumoboto sa media at ina-update nila sa tracker na to. Sa ibang balita naman, nung ginagawa ko ang episode na to ay hindi pa nagsisimula ang laro ng Pelicans at OKC. Pero nilabas ang report na hindi talaga available si Zion. Dapat maglalaro si Zion dahil mismong galing sa kanya na physically okay na siya. Ibig sabihin, naka-recover na ang kanyang hamstring injury. Ito pa yung mga nakaraang games na pwede na sana siya makapaglaro at maging game changer sa regular season. Ang lumabas kasing report, maglalaro lang si Zion kapag confident na siyang magre-respond yung katawan niya ayon sa gusto niya or bumalik yung pakiramdam niya bilang Zion ulit. Sa kahit anong sports or kahit sabihin natin regular basis mo lang ginagawa at nagkaroon ka ng injury, may chance na magkaroon ka ng trauma. Yung sinasabi kasi ni Zion, parang na-experience ko na to dati nung nadali din ako ng injury sa tuhod. Merong kasing mga certain moves si Zion ngayon na hindi niya na magawa after siyang magkaroon ng injury. Nag-hesitate na siyang gawin ang mga move na yon na pwede maka-apekto pa sa game kung ilalagay siya sa lineup. So parang traumatic injury or trauma ang nangyari dito kay Zion. At yung mental state kasabay na rin yung katawan doon. Sa sinabi ni Zion, yung instinct ng katawan niya ayaw gawin or mapapaisip siyang gawin yung mga move na gagawin niya. Or ibig sabihin, mapipigilan siya ng sarili niyang katawan. Common talaga yun sa sports at yung iba na nagkakaroon ng injury. Kaya talagang dinadaan sa rehab para mabawasan. Doon din dadaan yung mental state talaga na kahit merong nararamdaman, naglalaro pa rin. Parang ganun din ang nangyari kay Klay Thompson. Conditioning dinaan talaga kaya inabot ng matagal na panahon bago siya nabigyan talaga ng clearance noong nakaraang taon. Sa interview pa nga ni Zion ay hindi siya makakalusot sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa injury niya. Pero yung na-experience niya kasi ngayon, iba talaga yon dahil nasa highest level ng liga naglalaro si Zion. Kaya yung sinasabi ng iba na bote lang ang katapat, hindi ganun yun basta. Pwede siguro kung ipupukpok mo at malilimutan mo may injury ka. Base din sa interview kay Sham, ay conditioning talaga kay Zion ay wala pa siya sa level na pwede siyang makapaglaro. So hindi lang injury ang problema ngayon ni Zion, kasama na doon ang mental health tapos yung instinct ng katawan niya.
Simula ng play-in matchup ng Bulls at Toronto Raptors, pagkakataong idepensa ni play-in champion ang kanyang corona. Mostly ng game na yon, lamang ang Raptors na umabot pa ng 19 points. Pero sa fourth quarter, umarangkada doon ang Bulls, nag-play-in mode si Patrick Beverley. Isang assist mula nga dito sa kanya papunta kay Caruso sa isang 3-point shot. Tumabla doon ang Bulls sa 6 minutes mark. Isang 3-point shot mula dito kay Beverly sa 5 minutes mark para makalamang sila ng tatlo, tapos si DeRozan at itong si Lavin nag-take over na para makalamang ang Bulls 104-101. 50 seconds pa ang natitira. Sa under 1 minute na yon, mostly mga free throws na yon. Nasayang yung tira kanina ni Piolo Pascal dahil nga may namintis siya mga free throws. Sa haba ng laro hanggang 4th, free throws lang din nagkatalo. Panalo ang Bulls at maididepensa pa ni play-in champion ang kanyang corona. Play-in mode ngayon si Patrick Beverley. 39 points si Lavin, 23 points si DeRozan na mostly inside at mid-range.